Huwag kayong iyakin, ha? Ulong. Kayong iyak. Tang-tang ya, baby. Aduh, lag. Ito si Kiko Kron, tapos ka ginakron. Takpo niya kanina po at makaroon itip ka gina. Kaya wag ginakakas. What's up again, mga Lodi? Dito naman tayo, nagbabalik tayo for another episode naman ng wala naman akong magawa na nag-compute naman tayo sa mga Sigma users. Pwede din to sa mga Z200, Z2S, Z2i, Z2X. Yung pwede din tayo magawa ng custom. Yung pag-uusapan natin ngayon is about sa piston na na-customize na natin dahil maraming nagtatanong, Lods, na naka-dome ka ba? Yung mga parang ganun ba? Well, guys, actually, ito yung ano natin pag-uusapan dahil ano ko na last time yung nabanggit ko dati, more compression means more power. Yes, it's true. It's true, guys. So sa video ngayon na ano ko dito is about sa piston ng Sigma. Halimbawa lang to, guys. Alam ko din kasi yung sukat ng piston ng Sigma is 65.5, yung stroke is 66.2. Nasukat ko na yan. Well, dito ngayon halimbawa piston na to ng Sigma. Ito yung custom, nakapangalan to kay Mark dahil trophy niya na to. So piston to ng ginawa nating Sigma 250 yung nakalaban natin last time. Pinalitan natin ng bago yung sikreto doon is yung piston. So ito yung ano kasi niyo, guys. Ito yung piston na na-customize ko na. Naka-plug and play para sa Sigma. Pwede din tayo magawa ng overbore. Like 66, well actually ma-advise ko lang is pag hindi pa kayo nakapag-resleeve ng block nyo, hanggang 67, okay pa yan, pero hindi ko na-advise yung 67 kasi manipis na yung sleeve ng liner ng block nyo, yung dinadaanan ng piston. So pag gusto nyong mag-upgrade ng piston, well, ito guys is dome type, naka-dome na to. So plug and play na lang. Wala na yung gagawin iba. Palitan nyo lang ng piston for a dome type piston. Well, yes. Dome type, yung dome type na piston, magbibigay ito ng more power. Yeah. Seryoso, kasi ako naka-dome type piston din ako. Ipapakita ko dito yung kinabit ko sa akin. Well, yung, andito guys, halimbawa to, ah. Ito yung, ayan, pag napapansin nyo, flat to. Walang ganito yung piston ng Sigma. So sa mga nagbabalak mag high comp, pwedeng-pwede to. Plug and play na. Yeah. PM niyo na ako pag gusto niyo. Pero ito yung ano niya. Itatapat natin to. Lalagay natin na para makita niyo kung gaano kataas yung piston sa stock. Ayan. Ayan. Kung napapansin nyo, guys, angle na ba yun? Nakikita nyo merong bukol ba yan? Bobo ko mag-Tagalog. Pero seryoso, guys, ito yung nakakabit sa akin, naka-dome type ako. Yan, naka-dome type ako, guys. So makapal yung head nito. So, iwas sabog to. Makapal pa sa mukha mo.
Yan guys, so ngayon hindi ako naka-cams, kakabit ko lang yung sariling piston lang. Wala akong naka-cams ngayon. Kakabit ko lang to yung piston. Yeah, yun lang. Kakabit ko lang muna yung piston. Pero for safety measurements lang guys, dahil bago yung piston, bago yung piston mo, tsaka bago din yung ring, siguro para sa akin mag yung break-in muna kahit 500 lang, 500 na meters na takbo lang, 500 kilometers lang pala, 500 kilometers goods na yan, kasi bago yung piston, bago yung piston ring, yung rings niya kasi medyo matutulis pa yon, so much better na mag break-in muna kahit konti lang. Then break-in, after break-in, then wal-wal mode na agad. So tatry natin to kung anong performance ito sa yung set ko is ito lang yung ilalagay ko muna, tsaka naka-carb na 30mm, then wala akong cams, hindi muna ako maglalagay ng cams para yung difference niya, yung pinagkaiba ng naka-cam sa naka-dome type na piston. And yeah, we'll be back and pagbago ko lang pala ulit sa channel ko, please subscribe and hit the like button and please share this to our beloved Sigma users. Sa mga China bike, pwede din. Gawa tayo ng mga custom piston niya. So, babalik na lang ako. Papakita ko na yung takbo niya sa daan. Hanggang ngayon, di pa ako nakabili ng speedometer. So, wala pa akong RPM. So, ayaw nga pala. Bago ko makalimutan, guys. Pag naka-dome type ka nga pala, which is medyo magtitipid ka sa gasolina dahil yung pasok ng gasolina mo sa loob ng chamber mo, maliit na lang. Pero, mas malakas yung compression mo. Yun. So, dun pa lang, nakatipid ka na sa dome type, may performance ka pa. So, balik na lang muna tayo sa daan and bye! Alright guys, ito na na itapos natin. Ilagay na natin yung version 1 natin. Try natin to. Ano lagi man? Alright guys, like a bit na natin dito yung dome piston, pero nakalimutan ko pala. Kakasabi ko lang na bawal mo nang i-rev to, tsaka break in muna, pero ayun. May balik na natin. So ngayon, I will update you soon again kasi medyo busy na ngayon sa pagtutugtog. Pero please once again guys, pagbago ko lang sa channel ko, magbagong buhay ka na and lalong lalo ka na, magbagong buhay ka rin yung hayop ka. So we'll update you soon sa speed nito. Ilalaban natin to sa pure stock and dome piston lang yung baon. Tingnan natin yung takbo nito. And peace out and see you soon on my next vlog. Hope I will update more upgrade soon yung mga para safe sa mga Sigma natin at saka sa iba pang motor, sa Z200, Z2X, Z2I. Yeah. Once again, musika ni ko saying goodbye and see you on my next vlog.